Ano nga, saan na? Yung movie. Katatapos mo lang manood, ha? Magpahinga ka. Yun nga, pahinga ko at saka... Nanood tayo ng ano, ML, ha? Nanalo sila, nag-champion sila sa Vietnam. Sayon, big congratulations sa Team Philippines ML. Huwag kayong mag-alala, guys. Parang nandun ako. Ito yung itsura ng video. Tapos, tinatanong ni B kanina. O, oh, yan. Uy, atin lang. Tinatanong niya kanina. Uy, hindi mo kasi in-explain. Mali ka kasi ng pag-explain. Sabi niya, SEA Games, man. Ba't na naman ako nakikita ang mga lumalangoy? Southeast Asian yung SEA Games. Ano akala niya sa SEA Games? Swimming na contest. Kaya nga sabi ko, ano naman ang bagong negosyo nila, trike, at nag-aano na ng mga SEA Games na mga... Oh. Yung pala, nagtataka ako. Sabi ko, ba't may ML sa SEA Games? Hindi ba yun yung mga sagdagat na mga klase ng laro? Sorry guys, akala ko lang talaga SEA. Same spelling. Pero may SEA Games na SEA. Wala. Akala ko may land games, may sea games, may wind games. Oh, meron pa ASEAN, 'di ba? Oh. Alam ko 'yun. Ano ibig sabihin noon? Asia. And then naman nga, napakalupit naman talaga ng mga naging representative ng bansa natin sa Southeast Asian Games dahil ang dami sa kanila talagang nag-uwi ng ginto. At para tong pamana sa mga susunod na henerasyon ng atleta kasi magsisilbi tong ano, inspirasyon para sa kanila. And siyempre, speaking of pamana, bilang siyang tatay, nag-iisip din talaga ako ano yung pwede ko ipamana kay Kidlat balang araw. Sa hinaba-haba ng pag-iisip ko, which is around mga 5 minutes, naisip ko rin kung ano yun. Magkano ba yung pinakamahal na Martin, sir? 288,600. 200, ano po yun? Martin po? Martin po, Clapton na Martin. Ang mahal pala nun, no? Kago. Tatanong ko yung pinakamahal. Sabi mo, ang mahal pala. Hindi kaya ako ito bibilin, itong importante na to. Kasi ito yung bagay na gusto kong ipamana kay Kidlat. Kasi naalala ko, nung bata ako, meron akong bagay na minana ko sa tatay ko. Isang bagay lang siya na laging nandun sa bahay, which is gitara. And yun yung reason ba't ako natutong nagka-interest mag-gitara. Kasi merong gitara lang na nag-exist sa bahay, kahit di naman nagagamit. Kasi high school, ang dami yan, nagdadalas ng ano, gitara sa school. Tapos meron tumutugtog, putang ina, crazy for you. Siyempre, baliw na baliw. Ano, paano yun? Kasi lahat ng babae sumasabay kumakanta sa kanya. Di putang ina ko ngayon, kinuha ko yung gitara ng tatay ko. Nakala ko kasi dati basta may gitara, cool ka na eh. Kailangan pala alam mong paano tugtugin. Siyempre. Nakala ko kasi pag may dala ka lang gitara, yun na yun. Putang ina, sabi ko kailangan pala marunong ako. Kaya yun, ang una kong inaral, putang ina, sumabay sila. Kasi yung tinugtog ko, happy birthday. Isang string lang. Nung una sumasabay sila eh. Kaso mga ano, pangalawang linggo na. Ganun pa man, birthday mo pa rin. 2 weeks. First year pa lang tayo para magkakwarenta ka na. Sa kanahirapan silang sumabay lang talaga. Happy. Ta-ta. Inaalap ko pa eh. Ta-ta-ta. Mali pa ng pasok. Hanggang sa... Natutunan mo na yung jingle bell. Oo. Araw-araw, Pasko na. Eh putang ina, natutunan ko yung crazy for you. Putang ina. Bumigat, gumaling ako. Putang ina, ang bad trip. Putang ina yung kaibigan ko, mas gumaling. Putang ina, inaaral ko ngayon, bamboo. Bamboo. Hallelujah, inaaral ko. Putang ina, sa akin, bagad na, ganyan. Wala, hindi ako umabot doon. Uy, ano ba yan? Ba't puro ganyan? Bamboo to bamboo. Ay, nakababambuhin ko. Kaya yun. Kaya ako bibiling gitara. Paglaki ng anak mo, Mosing, anong gusto mo siyang maging? Yung nakikita mo, ah. Matugtog niya lang yung happy birthday ng maayos. Masaya na ako. Mahirap na pangunahan sila dun sa bagay na yan. Basta lumaki maayos at hindi nagbibisyo.
Mayroon nga akong kilala, yung tropa ko, yung nakita niya ako nanonood ng ano, One Piece. One Piece? Ang matuto magbisyo ang isa siguro sa pinakaayaw ng magulang na matutunan ng kanyang anak, no, balang araw. Kaya kidlat, kung nakikinig ka, makinig ka sa akin at painggan mo tong kwento ko tungkol sa kaibigan kong nalulong sa bisyo. Totoo na yan? Sabi niya sa akin, ano ba yan? Nabibenta ba yan? O hindi, pinapanood to. Pero maganda. Ganda? Maganda! Confess yun eh. Kaya may umuwi. Bumata. Pagbalik sa akin, episode 900,000. Ang lakas! Ang malupit, nauna pa siya sa ending ni Oda. Tapos ko na yung One Piece. Asa Two Piece na ako. Buti hindi ka ini-spoil. Anong sikreto mo? Gusto mo malaman? Isisira ko sa'yo. Kaya guys, huwag kayong magka-drugs. Tapos manonood ka na. Huwag gagawin yun. So guys, yan ang lesson for today. Avoid drugs. Life does not rewind. Pero ang gusto niyo na matapos yung One Piece tayo. Ngayon, kung hindi mo na-gets yung One Piece joke, simulan mo na yung One Piece. Nak, maganda yan, promise. So kung 13 ka na ngayon, baka lumabas na yung ending ng One Piece. Pero sa panahon namin ngayon, wala pa kasi. Pero solid yan. Easy, Eric Clapton. Ah, ito yung 280. Tapos ang ilalagay mo lang na string, treno, yung mariposa. So para mag-gets nyo guys, ang gitarang ito ay isang signature guitar ng isang sikat na musikero na nagngangalang Eric Clapton. At mas kilala siya sa mga kanta na nagawa niya tulad ng Wonderful Tonight at ang Tears in Heaven at maraming marami pang iba. Siya rin yung kumanta nung yung I got my peaches now in Georgia. Siya ba kumanta? Alam mo kung ba't mahal yan? Pag binili mo yan, kasama ito. Di ko alam, massage chair to. Di, dyan tinutono yung gitara. Akala ko tinutono dito yung tutugtog. Oh, Eric Clapton. Ah. Asan yung John Mayer quiz? Wala daw, John Mayer, pre. Alam ko ano meron. Ano meron? John Cena. Ang strum daw nun, boy, pag-ganyan. Tinti, silang glass ang untang ito. Ang gawet ng magulang mo. Tasty ka, matayang pinulabog mo. Nilabas na ni Kuya yung hard case, oh. Kaya hindi ko pa bibilin, eh. Alam mo kasi ano ginawa nila? Pinalitan nila yung string, in-adjust nila, kinuskus na nila to. Tapos ang ending, ay hindi mo ko bibili talaga. Ay hindi na customer tawag sa'yo, boy. Ano? Peruisyo. Alam ko ya, 200,000 kasi to. Naghahanap pa ako ng mali sa kanya. Ang ganda niya, no? Oo, isya. Salamat po, kuya. Ano? Tilagay niya, balik ko na. Salamat daw si Eric Clapton. Isang linggo daw sa bahay. Saan mo patutulukin niya? Diba, binili ko na, guys. Kaso, si Eric Clapton, walang paglalagyan. Boss, kay Eric Clapton to, ah. Okay, Eric Spolstra pa. Tin. Hindi ko naman talaga gusto, eh. Gago ka. Gusto ko muna. Sabi ko na nga ba, mali ito. Tama ba itong decision ko? Pwede ko ba isole? Ha? Hindi na, sir. Hindi na. Sir, nag-go na daw. Nasaan si Eric Clapton? Ano pong good luck? Para ako na-scam. Eric Clapton, putang ina mo. Say
Ayun mga paano, nabili ko na yung magiging pamana ko para kay Kidlat, barang araw na gitara. Dadalhin niya sa school. Ay putang ina, bawal. Huwag ka pumayag. Pinawaan ako lang sa'yo, hindi ko sinabi hawakan mo. Ito, Kidlat, pag napanood mo to, munti ka nang walang magatas. Bakit ganito lang yung daddy ko ng bata? Nabuto lahat sa gitara. Last money na ng tatay mo yun. Putang ina, Kidlat, yung gitara na yun, 230k. Pero mapanood mo to at may plano kang dalhin sa school. Huwag na huwag mong gagalawin dyan, putang ina. Isasoli ko pa kay Eric Clapton niya. Putang ina, kailangan ko mag-isip paano ko mababawi yung pera doon. Hoy! Pinoy ako! Mayagimatang putang ina, wala ko naman tumadaan dito eh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Messenger video. Oh, hello. Nabili mo na ang pagkain? Hindi pa. Naging gitara, nabili ko na. Anong gagawin ko sa gitara? Yung gitara, nguyain mo. Wala nang pambiling pagkain eh. Ikaw pa naman ang bagong standard sa Facebook, tapos papakuyain mo sa akin yung gitara mo. Ha? Oo, bumili ko sa gitara. Ang tagal mo ng disband ha. Hindi, nagbago ko ka banda. Tanong mo ko sino? Sino? Si Eric Clapton. May nakompost na akong kanta, love. Title? Tears in EDSA. Tangina, naluluha na ako dito. Would you know my name if I saw you in EDSA? Bye, I love you, bye. Oo, abangan mo na lang mamaya. Pag uwi ko dyan, sakto gabi. Wonderful tonight. Putang ina mo. Woo! Putang ina mo. Woo! Putang ina mo. So, wala magkano ang gitara? Takay na, nasa tono. Pasa mo. Oh. Ito magkano mga... Wala mo magkano. Uy! Nalaki yung mga tayo! Masamang biro! Para masipat yung presyo, di ba? Masipat! Ay, putang ina mo. Akala ko may chords. Ay, putang ina mo. Base sa tunog na yun, magkano? 800, pre. Yung performance mo ang 800. 30. 5 yun, eh. Mga 60. 15,500. Putang... Gago! Sige, biro mo! Uy! Alam mo, pre, saan nabili yan, pre? Saan? Sa Alphamart. Kaya ako talaga binili ito para sa aking legendary performance na ipapakita ko sa inyo. So, Kidlat, kung napapanood mo to, ito ang story kung paano ko nakuha ang isang bagay na mamanahin mo galing sa iyong papa, daddy, tatay, ama. Di ko alam kung anong tatawag mo sa akin. Maring kapitbahay pa rin hanggang ngayon. Pero isa lang ang sigurado na bago mapunta sa iyan, ang gitara na yan ay napuno na namin ng memories kasama ang mga tito mo, mami mo at marami pang taong iba. And yon, sana kung napapanood mo to ngayon, ingatan mo. At huwag mong dadalhin sa school. Love you.